So yan, magandang araw mga ka-South Road. Pasensya na ulit dahil ngayon lang ulit tayo nakakapag-vlog. So may mga nagtatanong bakit wala na raw tayong vlog. Nagpa-vlog pa raw ba tayo? So active pa naman tayo lagi. Hindi nga lang mo tayo nakakapag-vlog talaga. So ngayon, araw ng Lunes ngayon. Ibang buwan ngayon. August 12 na po ngayon. Andito tayo ngayon sa Batangas Balbok. Pang 15 tayo sa schedule pero na trouble. Tatakbo po sana kami ng SMD pa ngayon, re-rescue kami. Pero nagkaroon ho ng trouble dahil siyempre tuwing umaga bago tayo sumampa sa ating bus, chine-check up natin 'yan. So iniikutan natin 360 pati pump belt. Tubig lang is chine-check up natin pero syempre sa pag-check up natin may nakita tayong hindi o alanganin kapag tinuloy natin yung biyahe, kaya mas minabuti nating abalahin na rin yung araw natin. So pumangit man ang aming oras pero syempre mas maganda pa rin yung safety lalo na sa makina. May tama kasi yung ating pump belt mga South Road. So yung pump belt na nakakonekta ron sa may water pump, sa may main pulley. So mahirap kung itutuloy natin kasi baka mamaya maputulan na hindi natin agad mapansin sa kanyang makina. Pwedeng kumatok mag-overheat yung ating bus. So still si 517 pa rin yung ating dinadala. So shoutout sa aking conductor na naghuhugas pa. So ayan. Andito tayo ngayon sa Balbok. So, alas 6 pa lang. So, inaantay natin yung oras ng ating mga mekaniko para maipagawa natin yung ating pump belt. So, syempre, konting update tayo ngayon sa 517. Ano na bang balita kay 517? So, syempre, nung nakaraan, napit may isang mamimitik sa Buendia na pinitikan si 517 pero unfortunately hindi po tayo yung driver nun, may pina-extra tayo. Yun nga lang po, pagbalik natin sa bus nagkaroon ng konting gasgas. Shoutout sa ating stockman, kadarating lang at Aerox. So, may mga tama yung ating bus, so iingatan natin sana. Kung mapapalood nyo sa una nating vlog, sana pinapanalangin ko ano, sana si 517 hindi natin magasgasan sa buong journey natin kay 517. Pero minalas naman nung pina-extra natin pagbalik ko, ang lalaki nung tama sa likuran. So good luck na lang. So sana hindi muna ma-charge sa kanya dahil taghinapan ng biyahe ngayon. So mahirap. So tignan natin yung mga tama ni 517. So, lakad tayo sa unahan, okay naman. Pero yung mga tama niya nasa mga tagiliran niya sa likod. Sa may bandang unahan. Abala yung ating conductor ay paghuhugas. Dahil na trouble na nga lang din naman, di hugasan ng maigi. So ayun mga kasautro, dahil na yun. Naliriko. Ayun yung tama niya. Naitama niya siguro sa poste doon sa LRT. O sa pilahan. So, bagong driver yon. So, pina-extra natin noon. So, ayan. Medyo kumayos. Umabas yung kulay itim. So, hindi lang yan. Siguro sa isang araw lang, halos yan ay naging tama niya eh. So, hindi lang yan. Meron pa dito sa dulo. Tignan natin. Kayot kasi yung aluminum niya. So nagkaroon din siya ng gasgas dito. So ayan, kung makikita sa camera yung kita. Ayan, sa kanya rin yan. Ayan. So ito naman tama na ito sa bumper. Sa akin na to. So binanggayan ng nakamotor, pinakbuhan tayo. So wala yan, sa akin yan. So dito sa likuran ng sa kabilang gilid meron. Ito, ang sakla po. Kayod na kayod yung aluminum pala to mga South Road, kala ko fiber. So kayod na kayod, so pati yung pintura kayod na kayod din. Ayan.
So ayun pa sa taas, ang dami. Ayun pa. Ayan. Ang dami niya, ang daming tama mga Southron. Oo. Yun lang naman, yung naging tama niya. Oo. So still, makinis pa rin naman siya. Wala siya mga tama dito ng iba. Yung gulong natin, napapalitan na rin natin ng nakarang araw mga Southron. Ayan, makapal na yan. Brand new yan, brand new yung gulong na yan. Kabilaan po yan, left and right, bago. Update lang tayo kay 517 kung magbalik. So ngayon, ang trouble niya is dito sa likuran niyo, pambil. Dahil chineck up natin, alanganin ang idiretso pa sa biyahe. So kahit araw na Lunes, so malakas ng pasahero, wala no choice, sa bala tayo. Dito yung trouble niya. So ayan o, oh. Kung makikita niyo mga South Road, ayan o, oh. Sugat na siya. So, siguro, baka sa iba, baka pwede pa yan, pero sa akin talaga, hindi na to pwede. Malala na to. Dahil yan, umiikot kasi yan. So, baka mamaya ito, mahila ng mahila, itong nakaano na to, mahila ng mahila habang umiikot, hanggang sa mapunit ang mapunit yung nasa gitna na to. So, itong damage na yan, kakalang yan dito sa lahat, magdamay-damay yan. Pag naputol na rin to, tatalsik yan, maiipit dito sa kabila naman. So, pwede siyang maputol na ng lahatan. Damay-damay na. So, yung mga bagay na kaya nating agapan sa ating makina, pag may nakita tayo, agapan na natin, mga South Road. So, para hindi na magkaroon ng mas malaking problema. At syempre, at the same time, naiingatan natin yung endurance ng ating makina. Syempre, antay muna tayo ng para sa magamit, oh. Dahil ng oras pa lang naman, habol pa naman kami nito sa sana makahabol pa sa punuan. May beep na tayo dyan. Ha? Sa sunod sa sahod ang bayad. Ano bang pwede kaya? Ano bang flavor kaya? Ibang flavor naman. Parang nauumay na ako sa yakult eh. Matabi naman yan. Sarag mo yung strawberry food. So ayan, shoutout sa aming guwapong Stockman. Darating lang. At syempre kay Hepe. Hindi tayo ngayon sa... Ano, may stock na kaya tayo ng ilaw? Pang clearance. Wala pa natatik. May install na. Parang di ko tiniran. Sana itiniran mo man lang ako kahit dalawa. Then nag-order na kayo ulit. Bago. Order kayo ulit? Oo, apat isa dinadala eh. Oo. Ang dilim ng kilid ko eh, na hindi na. Kahit dalawa lang, pero mas maganda sana kung apat eh. Kung mapalagyan ko yung... Hindi, malakas naman yun. Malaga, hindi mo yun. Oo, hindi kahit... Kahit dalawa lang. Malaking ilaw pati na, no? Dalawang basta ko talaga, nakawait mo talaga dun. Eh di pag kami dumating na lang ulit, i-priority mo na yan. Ang dilim na nung gilid ko. So wala rin kasi tayong ilaw mga South Road na wala yung clearance light natin sa kabilang gilid dito sa may parting kanan. So nawala kaya kapag kagabi, medyo madilim yung gilid niya. Kaya pinorderan na, pero syempre may naipakabit pa sa iba. Kaya naubusan tayo. So, u-order ulit. Mabilis lang naman order niya. So, ayan. Ito ang motor pool namin. May trouble din dito. 735. Meron pa. Marami pa. Nandun pa. 738. At saka 206. Expired. Expired ang papilyata niya. So ito yung ating trouble sleep, yung 517 yan, tsaka 291 trouble din, hard to ship. Sa atin naman, check all fan belt. So kapag naglalagay kasi ako ng
trouble sa trouble sleep. Hindi ko nilalagay na trouble talaga. Ang inilalagay ko lang is check up. So kasi mekaniko po no kasi natin ng mekaniko po kasi natin ng mag-decide kung trouble talaga siya. So ang atin lang is ipa-check up. Kung kaya pa naman at i-release sila, walang problema. I-release po natin at ibabiyahin natin. Ang mahalaga dito is ang mahalaga po dito guys is may basbas ng ating mekaniko. So kaya dapat ang ilalagay ko lang dito ay check lang, check up. Ah, sige, pira eh. Kung anong ano dyan. Lunes pa naman ngayon. Atras ko pa ba? Hindi na. Kahit di na? Hindi. Dito para mapuksan yung kabila. Yara, atras ko. So, hindi mapupuksan doon sa kabila eh. Ah, sige. Ah. Ididikit ko dito. Okay. Sige, sige. Hindi ah. So adjust natin yung pagkaparada ng 517. Ilalayo-layo natin dito. Ididikit-dikit natin sa kabila. Ay, lunes na lunes guys. Tayo'y minamalas. Open relay. Bukas na yung ating relay. Start na. So yan mga South Road, nandito tayo sa ating motor pool at mag-upisahan ang palitan ng ating mga pump belt. Actually, tatong pump belt na po ipinalit nila dito. So all goods na. Tignan natin mga South Road kung gawa na yung ating bus. Hoy, dali na! Dali na, bago na ulit niya mga South Road. Oh. Quality! Ayos na, Jeep! Thank you ah! Salamat! Makapal na ulit mga ka-South Road. Pwede na ulit sa pangmahabaan na biyahe. Okay, yun lang. Maraming salamat. Thank you for watching.